What will you block, Hanbi? Huh? What will you block? What? Yeah, what? What do you block? What? What will you block? Hello guys! Welcome to Anis Vlog! Nandito po tayo ngayon para i-unbox ang package na pinadala ng aming sister na si... Lenny! Nandito siya, si Lenny! Nasa Netherlands! Okay, maraming salamat, Lenny! So, exciting na nakakaba yung pagbubukas ito dahil maraming mga pagsubog dinaanan itong box na to. So, medyo nakakaba, baka hindi na kumpleto. maraming araw na nasistress kami at marami ding taong nasistress dito. Magpapasalamat kami kay Ma'am Evangeline sa FedEx na tumulong sa amin para makuha namin ito, kay Ma'am Cyril at kay Ma'am Rhea. Thank you po! Salamat! Salamat ang marami! At kay Lenny na nagpadala nito, kay Dave, bupadala kayo ulit! So, buksan na natin! Sige, excited na ba kayo guys? Sige. Kasi kami excited na! Nandiyan sa kabila! Nandiyan sa kabila! Mag-unboxing na tayo! Sige, go! Baka bato na lang to. Huwag naman sana. May ano pala dito guys. Orange na scotch tape. Nakalagay na. Inspected. Sinumahan ba ito sa custom? Inspection nila ito ng maigi guys. Ang courier pala dito ay FedEx. Para makatutumba yung camera. Teka muna. Okay na siya mawahin. Teka muna. Okay na? Okay? Okay na? Okay. Guys, excited na si Colleen at si Sanji. Kami kinakabahan. Baka stress abutin. Nope. Oh my God! Ito na guys, ito na Lenny! Bukas! Go! Meron pa! Nakapala naman siya naman guys! Sige nila! Simula tayo dito sa... Kamu na, Bi. Huwag kang malikot, Bi. Hay! Bahay pa yung bag ko! Dito sa... Masahin mo! Burberry. Okay. Ano kaya? Ay, ay, para sa akin! Para kay Agnes pala, guys. Para kay Agnes. Okay, hindi para sa akin. Okay. Kaya ko ako. Sana walang cash dahil hindi para sa akin. Wala ko na. Pagkita. Walang laman guys. Wala. Ito guys, walang laman. Pero maganda yung bag. No, Arnie. Ay, ano tong camera? So may ito lagyan ng mga resibo sa mga utang. So thank you. Thank you. First item for me. May bag ka na para sa listahan ng utang. Andito naman tayo kay Agnes ulit. Oh, akin na naman. Ang laman ito guys ay isang Valentino na wallet. Baka may cash. Kasi sabi, swerte daw yung wallet na may cash. Wow. Hingin ng cash. Valentino. Parang wala naman. Ito siya. Yehey. Tingnan sa loob. Loob. Baka may euro. Wala nga. Lini, baka naman, bakit mo naman kinalimutang lagyan? Kahit 20 pesos lang. So, walang ling... ito lang, sister. From Valentino. Valentino yung brand. Okay. Second item for me. Hey! Mulak pa kayong day. Ito. Uy! Ano ba yan? Ba't nila binuksan? Ba't naging ganito? Tingnan nyo, guys, oh. Kita, guys. So, tingnan nyo. Ganito yung itsura. Ngayon, titingnan natin kung okay pa ba yung nasa loob. Wala bang nabawas? At ito pala guys, ay para sa akin. Thank you. Okay, bubuksan na natin. Wala namang nabawas.
nakabawas, guys. Baka nagkilala sila. Nagkihiram lang. Nagkihiram lang. Baka binuksan nila, baka akala nila anong laman. Wow, thank you very much. Wow, iba ng kulay ng kilay ko bukas. Ma. Okay. Salamat. Hawakan mo muna, Rekulin. Para sa atin yan. Kuhal muna ako okay. ng... Okay. Kuha ka ng snacks. Okay, ang susunod naman ay... Itong napakagandang bag. Para kanino kaya? Para kay Agnes. Wow, para kay Agnes ulit. Sige, buksan mo. Para sa iyo eh. Di para sa akin. Favorite color. Okay, para sa akin. So, ito na siya. Bubuksan na natin. Ooh, well, so classy. Baka dito yung cash. Baka nandiyan yung cash. Lenny, baka naman. May cash dito. Baka naman, nasa ilalim yung cash. See, ang ganda. Lakas mga sosyal. See? Ganda, ganda. Yehey. Kung nabuksan, baka may cash. Ito yung brand. Hindi ko mabasa. Buksan natin. So, tinuruan ako paano ito buksan. Dito. Oh, ganyan. Okay. Baka may cash na. Dust bag lang pala. Baka nasa dust bag yung cash. Wala pa rin. Pahiramin mo lang kung nito minsan. Yeah, ito naman. Okay. Thank you. Ito naman ang susunod. Victoria's Secret Perfume. Scandalous Dare. Okay, at ito naman ay para sa akin. Okay, thank you. Hanap pa tayo guys, hanap pa tayo guys. Sa'yo na naman ulit. Para sa akin naman guys, perfume. Salamat Lenny. Araw-araw kami mabango nito. Ito naman. Para sa Lenny at yan. Walang pangalan, para kang Siri yata ito. Thank you. Pasasalamat kasi malaking naitulong ni Ma'am Cyril para makuha namin ang package. Salamat. Salamat Ma'am Cyril. Ito pala ay... Ano ito? Baka ay... Walang pangalan. Liner, eyeliner. Baka naman... Para sa'yo lang yan. Baka naman para kang ano to. Para sa akin, para kang Kulin at para sa'yo. Eyebrow pencil. Okay. Tag-isa tayo. Kayo. Thanks. Kay Kulin.
National priority kasi yung pinili. Yan nga guys. So maraming salamat to Lenny and Dave. Baka may second box. Lenny and Dave, baka naman. Guys, please subscribe. Please like and subscribe to my sister's YouTube channel. Lenny and Holland. Lenny and Holland. Say hi, Day Colleen. Hi. Hi. Sanji. Say thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Grabe guys, natawa ako sa reaction ng mga kapatid ko. Lalo na yung pagbukas nila ba. Eh, kasi na kinakabahan kami kung baka ano na nangyari sa package ko. Kasi malapit na mag 1 month yun sa FedEx. Tapos, sabi nung driver pa, nasa lapu-lapu lang daw yung ano package. Pero yung kung itrack mo, dumating siya ng lapu-lapu kaumagahan after ng shipping dito. Tapos, napunta sa New Delhi, napunta sa France, napunta sa China, at saka, yun, bumalik sa Pasay. Tapos, ang ano, grapika, kakuti ba ang FedEx? Kay, kailangan daw i-itemize, itagsa-tagsa, jud o kuan ba ang item. So, mao to. Ganang. Mga kapila, jud ko nag-edit ato sa commercial invoice na ako, good na. Mao to. Nadawat na yun. Pero, yanga-yanga, ang gidocument nila, lahi. Ang gibutang ra dito kay beauty products o kuan 7 pieces kuno niya 7 pieces nga Real Technique perfume niya wala ra ba kuy Real Technique perfume ang Real Technique nga brand na susud dito kay katumutong makeup blender or brushes niya pataka pud sila og kuan butang sa presyo so makaingon ta ba unsa may punto sa ilang pag kuan itemize gusto lang gyud sila makahibaw kung unsay sulod. So, moto. Yun, guys. Ala. At salamat sa Diyos. Dumating na rin ang package ko ng safe. At kompleto lahat. So, happy ako na napasaya ko sila, yung mga kapatid ko. It's only for my sister. Kasi, pag uwi ko sa Pinas, plano namin i-shop yung mama, papa ko, tsaka yung mga kapatid kong lalaki, tsaka yung mga bata. Yun. Tsaka, mas lalo kasing bibigat yung package pag binigyan ko sila lahat ngayon isahan. Kasi hindi ko pa kasi alam yung ano talaga range ng padala sa FedEx. So, yun. Ang laki ng nabayaran ko, mga 10,000 pesos, 10,500. Pero worth it naman. Basta makita ko lang na masaya sila at masaya na rin ako. Total, makikita rin naman yung pera. Diba? So, yun. Tsaka pupunta pala kami sa store ngayon, guys. May bibilin kaming mga ano sa grocery at tsaka mga laruan for Cliff kasi nasisira na yung ano niya eh. Yung mga ibang toys niya. Kaya, yun. Ayan siya, oh. Napakamaldito ng mukha. Bibili kami ng toys, ha? Para sa'yo, Cliff? Cliff? Ha? Bili kami ng toys, ha? Hmm? Ang dami nilang mga cute stuff. Mga para sa pusa. How much is this one? 190. 180. 180. Yeah. Meron din silang mga pang work shoes oh.
Look guys, ito talaga yung Dutch na wood shoes. Klumpen. Bibili ako niyan. Hindi pa ngayon. Kararating lang namin sa bahay guys, galing sa store. So mag-quick haul lang muna ako. Pumunta kami rin sa pet shop. Bumili kami ng mga laruan ni Cliff. Ito, gustong-gusto niya 'to. Yung isa kasi nasira na kaya bumili kami ng dalawa. Saka ito. Saka ito din. Saka ito din. Cut grass. Para to nakakatulong tong i-remove yung hair balls ba sa pusa. Kasi minsan parang inuubo-ubo siya ba. Kaya binilhan namin siya ng ganito. And then, yung nabili namin sa grocery store, ito, para sa snacks ko sa trabaho. Bumili din kami ng kape. Ito yung laging ginagamit namin na kape. Yung parang sa Pinas lang, Nescafe 3-in-1. Ayaw ko sa mga kape nila dito. Ilan ko ba? Hindi masarap. Saka bumili din ako ng rice. Ito guys, ang bango-bango nito guys. Yung pandan rice from Alisi. Yeah. Bumili ako ng dalawa. Saka ito, mushroom soup. Powder lang siya. And then, bumili din ako ng pasta, spaghetti, kasi magluluto ako ngayon ng Filipino style spaghetti, which is paboritong-paborito ni Babe. Yeah, yun yung dinner namin ngayon. Tsaka ito din, gustong-gusto to ni Dave, Kinder chocolate. Grabe, ang lakas niyang kumain ito. And then, ito para sa pusa namin. Snacks niya. Ito yung kinakain niya every morning. Meron din ito. Kalkun. At saka salmon. Yeah. May isa pa pala, guys. Saka Lipton iced tea. At para kay Dave again. Mahilig siya sa mga biscuit na may chocolate or mahilig talaga siya sa mga matatamis. I think common na yun na sa mga Dutch na mahilig sa mga sweets at candies. Tsaka ito, panglinis ng tenga. At para sa toilet, para mabango yung CR, hindi nakatuya sa bisita. Tsaka marami pang food para kay Cliff. Mm-hmm. Toilet paper din. So, bumili ako ng onion kasi ubos na yung onion ko. So, red bell pepper for spaghetti. Tsaka ito, chicken for Cliff. Yung dinner niya kasi guys, raw meat. And then, ito, ground pork, half pork and half beef. Wala sila na ditong yung full pork lang. Wala silang ganito na ground pork. So, yun lang guys, yun lang yung pinamili namin. Ito guys, i-try natin. May siya, with a sound chip. So, tignan nyo. Ang cute, diba? Ay, tignan natin yung reaction ni Cliff.
You like it? Gusto niya. Kain tayo guys. Ito yung lunch ko. Yung leftover ko this morning ba. Spam. Ang sarap. Tayo chicharon guys. Ito yung chicharon dito guys sa Netherlands. Parang sa atin lang din. Ang sarap. Nabusog ako doon guys. Siya nga pala guys, ang saya-saya ko guys kasi nabalitaan namin na next week daw mag-o-open na daw lahat ng establishment dito sa dito sa Netherlands. Yeah, at saka excited kami mag-shopping! Time check! Malapit nang mag-alas 5, so magluluto na ako ng dinner namin. So gaya ng sinabi ko kanina guys, yung dinner namin ngayon is spaghetti, Filipino style spaghetti. Maghihiwa lang ako ng sibuyas tsaka garlic. So, ayan po guys, na ready ko na po yung mga ingredients ko po para sa Filipino style spaghetti po. So, magluto na tayo. So, bago ko lutuin yung spaghetti sauce, nagpakulo muna ako ng tubig para sa pasta. Lalagyan ko lang siya ng cooking oil at saka asin. Thank you.
So, habang naghihintay tayong kumulo yung tubig, simulan na natin yung pagluto ng spaghetti sauce. Tsaka guys, meron pala akong natirang spaghetti pasta. So, ito muna yung luma na gagamitin ko. Saka ko na gagamitin yung binili ko kanina sa susunod.
Medyo maasim pa rin ng konti. Pero okay lang din naman. Lalagay tayo ng Eden cheese. Konti lang yung ilalagay ko. So, ayan na siya guys. Filipino style spaghetti. Kain tayo guys. Guys, pero mas gusto ko yung isang sauce, yung UFC Filipino style spaghetti sauce kaysa dito. Kasi parang napaka-asim niya yung ito. Pero nilagyan ko naman ng sugar. Kaya naging okay na rin sa panlasa namin. Guys, alam niyo ba kung anong oras na ngayon? Alas 8:30 na dito at maliwanag pa rin sa labas. Tignan niyo po. Maliwanag pa rin. Ganito talaga pag during spring at summer. Tsaka during spring, nag-a-advance sila dito ng isang oras para daw sa daylight saving time. So guys, i-close ko na po yung vlog ko ngayon. Nakapag-skincare na rin po ako. So, paki-like po and share and subscribe to my channel if nagustuhan niyo po yung video ko. And see you on my next one. Bye!